walang pasok semester. Hi guys! So yun. Welcome to the video. Welcome. Hello guys! Kumusta? At welcome po ulit dito sa aking panibagong video. So, for our today's vlog, ay dadalhin ko po kayo sa isang araw sa buhay ko para naman magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba ang buhay ng isang Filipina wife married to a Pakistani husband sa Pakistan. At hindi lang po yun kasi gagawa po tayo ng konting house tour lang. Kasi kinausap ko yung asawa ko na sabi ko nga, magagawa ko ng house tour video. So sabi naman niya, okay lang naman. Eh syempre, I need to ask him kasi syempre hindi naman ako yung bahay ito. Diba? Pero sabi naman niya, okay lang naman daw kasi bahay ko din naman daw to kasi nga asawa niya ako. So yun. So yun guys, pero nga pala hindi ko maipapangako sa inyo na maipapakita ko yung lahat ng sulok ng bahay kasi basta explain ko na lang sa inyo mamaya, okay? So anyway, the time now is 2:30 in the morning. 2:30, bakit gising na ako? Kasi Ramadan ngayon. So usually in Ramadan, my day starts early. Kasi nga, kailangan ko mag-prepare ng makakain namin bago kami mag-fasting. So yun. So anyway, let's start our day. By the way, ito nga pala yung tinatawag na prata. Guys, ito yung one of Pakistani food as well. May nagtatanong kasi sa akin sa comment sa mga previous videos ko na gusto nilang makita kung paano gawin yung prata. So don't worry, gagawa ako ng separate video about that. But for now, ito yung prata. So hindi ako nakakagawa ng perfectly round prata. Pero okay lang. Kasi, bakit? Pag tinaiba na yan, bilog pa din ba yan? Hindi naman, diba? So, okay lang yun. Ang importante, masarap siya. Diba? So, ayan na nga guys. Naka-ready na yung aming seheri. Ito yung kakainin namin bago kami mag-fasting. So, yun. Actually, tatatlo lang naman kami yung magpa-fasting eh. Ako, yung asawa ko, at saka yung papa niya. Wala kasi dito yung mama niya, at saka yung mga kapatid nila. Nasa abroad sila. So, yun. At saka yung mga bata, hindi naman pwede mag-fasting. So, kami lang tatlo. So, anyway guys, kakain muna kami and babalikan ko kayo. Kain tayo! Anyways guys, kung na-notice nyo, nakaganito ako kasi pangginaw to. Dahil umulan since last night yata. Ganito dito sa area namin. Mainit siya pag tag-init. Pero dito sa bahay malamig, tapos pag umuulan, sobrang ginaw. So, ayun na nga guys, at tapos na kaming kumain, at nailigpit ko na rin yung aming mga pinagkainan. So, iinom na ako ng tubig ngayon, magtututbrush, maghihilamos, and then magdadasal ng Fajr prayer namin. Tapos, magpapalit ako ng damit pantulog at matutulog muna ako kasi bukas, labahan day ko, kailangan kong gumising ng maaga para maabutan ko yung init ng araw nang matuyo yung mga labahan ko. So anyways, I'll see you guys tomorrow. Good night! Pinagpapawisan na ako. Finally, tapos na rin ako maglinis ng room namin. Actually, room lang naman namin yung kailangan kong linisin eh. Kasi mas gusto ko na ako yung naglilinis para alam mo yun, alam kong malinis yung bawat sulok ng room namin. At saka para hindi na rin dumagdag sa trabaho nung
pumunta dito para maglinis ng bahay. So yun, pala, kanina bago ako mag-start maglinis ng bahay, eh, niload ko na yung labahan ko. Kasi nga sabi ko sa inyo, washing day ko today. So yun, mga damit namin ng mga bata, tsaka ng asawa ko. So, naantay ko lang yun matapos, and then, bibilad ko, at tsaka maliligo na rin ako. So, ayan na nga, at naisampay ko na yung mga labahan ko. Ngayon, maliligo na ako. So, hello guys. So, yun, siya si Kala. Siya yung, sorry, cotton buds talaga. Cotton buds talaga yung hawak ko, eh, no? Siya si Kala. Siya yung tumutulong sa amin. Siya yung nagugas ng pinggan, naglilinis ng kusina, at saka ng buong bahay. So, siya yung sinasabi ko sa inyo na pumupunta dito para maglinis ng bahay namin, tsaka gumawa ng roti. Yun. So, anyway, yan. Kakatapos ko lang maligo. And, aantin ko na lang magising mga anak ko. Tapos, pakakainin ko sila. Tapos, mag-aaral kami ni Musa. Yun. Huh? Oh, good morning! Time check, it's 2:50 p.m. already. What is the day today? 2:50 p.m. guys. Yes, Saturday. Kasi kanina nung mga 11 a.m. abang inaantay ko sila, eh ang tagal nilang magising. So, nahiga-higa ako sa tabi nila, then nakatulog ulit ako. Then, ayan, eto, kakagising lang namin lahat. Musa, come here, say hi, good morning, guys. Isa, say good morning. So, si Isa is, okay. So, si Musa is 4 years old, tapos si Isa naman is 2 years and 9 months old. So yun, so anyways guys, mag-freshen up muna ulit ako dahil kakagising ko lang, and then I have to feed the kids. Late na sila, nagigising kasi late na rin sila natulog kagabi. So, actually, kaninang madaling araw na yun. Kasi diba 2:30 ako nagising ng umaga, madaling araw. Kakapatulog ko lang sa kanila noon. Kaya yun, 2:50 sila. 2:50 p.m. siya na nagising ngayon. Oh. So anyways guys, magpe-prepare muna ako, and then ayun, kailangan ko silang pakainin, then mag-aaral kami ni Musa, then mag-house tour pa pala tayo, di ba? Sige, sige. Say hello. So now this is Musa. Ewan ko kung ayan, iba naman yung mukha ni Musa. Papa bite you here? In the cheeks, Musa? Say hello, guys. This is your favorite line, right? You see? Yeah, it's not. It's just, I'm closing on. Oh, why are you closing your eye? And one eye is moving. Because the one eye is moving. So my... Say like and share. Now remove this dodo. You're already 4 years old. He's already 4 years old. Pero, hindi pa rin siya makaget over sa dodo niya. Kasi, nagsiselo siya sa kapatid niya tuwing nakikita niyang dumidede. Ayun. So anyways guys, kailangan ko rin pala magdasal dahil... Zuhur prayer na. Kanina pa yata yung Zuhur prayer ng 1:30, eh. Late na ako. Musa! So, ayun na nga guys. Nakita naman ninyo. So, ayun na nga. Dahil Saturday ngayon, eh, walang pasok si Mister. Hi guys! So, yun. Welcome to the video. Welcome to video daw.
So yun, late din siya nagigising kasi. And Superman, Batman, hero. So yun, Saturday kasi ngayon, so naka-off yung mister ko or else pag may trabaho yun, eh nandoon yun sa kabilang room dahil ang dami nang ginagawa. May mga conference meeting siya, ganun. So, ayan, dahil wala siyang work ngayon, tanghali rin siya nagigising. Tapos, yun nga, dahil Ramadan ngayon, so wala kaming, hindi kami kumakain. So, yung mga bata lang yung kailangan mong pakainin. So, yun, magre-ready na ako na makakain nila ngayon. And then, mag-aaral kami ni Musa kasi kailangan dahil, alam mo yun, 4 years old na to, papasok na to sa pasukan. Saan mag-back to normal na yung lahat, diba? Well, pagka hindi naman Ramadan, ang usual na routine ko is magigising kami ng mga 10 a.m. or 11. Tapos, yun, magpre-prepare ng tea. Tsaka, yun lang, tea lang naman yung breakfast dito eh. So, tea lang naman yung breakfast dito. So, yun lang yung i-prepare ko. And then, at lunchtime, siguro mga 3. Yun, either gagawa ko ng pasta or kakain sila ng roti. Eh, meron naman mga pagkain. Bilis lang naman gawin. And then yon sa hapon is I need to prepare yung salan or yung food na kinakain nila. So, syempre, ako kasing babae sa bahay. So, I am in charge of it. Tsaka marunong na rin naman ako. At tsaka, okay na rin sa akin kasi yun yung pinaka-contribution ko. Kasi hindi naman ako naglilinis ng buong bahay, diba? So, at least kahit sa pagluluto, eh, meron akong contribution na, alam mo yun, yung sasabihin nila na, ah, okay, si Khadija yung nagluto ng pagkain. So, yun, diba? Take shower? Why? It's cold. So, ito yung kakainin nila. Ginawang ko sila ng egg fried rice. No. What? No. You're gonna eat this. So, pakakain ko muna sila, guys. Why? Then, balikan ko kayo. Nagreklamo siya. So, yun na nga, guys. At, napaliguan na namin yung mga anak namin. So, yun, pinapakain na sila ng papa nila kasi nakapagluto na ako. So, from the meantime, mag-house tour muna tayo, okay? So, nandito ako sa labas ngayon ng bahay namin. Let's see, babalik na rin ko lang yung... Ayan, from the main gate. Ayan. So anyways guys, sabihin ko lang kasi yung rason kung bakit hindi ko pwedeng ipakita yung mga rooms dahil yung asawa ko kasi tatlo silang magkakapatid at kumbaga ambag-ambag silang tatlo para makabili ng lupang ito at pinatayuan nila ng bahay. So share sila sa expenses dito. So yung ang pinag-usapan nila is yung ground floor is para sa panganay na anak at saka yung mga magulang nila. And then sa second floor naman, may dalawang separate na bahay doon, which is yung isa is para sa amin at yung isa is para sa bunsong lalaki. So yun yung rason kung bakit hindi ko maipakita yung lahat ng mga rooms. So ito, we are going inside from the main door. So ito siya. So, itong first bedroom is sa mama niya. So, wala yung mama niya ngayon. Kaya nakalock. So, ito yung sitting area. So, kung na-notice nyo, hindi well-planned yung mga sitting area kasi laging wala dito yung magkakapatid. So, kumbaga hindi nag-guide yung mama nila. So, kung ano lang muna yun niya dyan. Siguro, pagka nakapag-decide na silang mag... mag-settle down. So, yun, maayos na rin kung ma-furnish na yung lahat.
So yan, maluwa yung bahay namin. Meron din kaming CCTV sa bahay. Meron kami sa likod ng bahay, sa gilid. Ito naman yung dining area. Ito yung kitchen. Sumo na siya eh. So dito ako nagluluto ng aking mga pinagpo-post na mga pagkain. At saka dito naman is yung laundry area. So yan, may washing machine kami siya. So yung dalawa, pinapakain ng papa nila. Nahihiya yung papa nila maalis pag dumadaan ako. Anyways, ayan, so let's proceed here. So, eto, yung nasa dulong straight, yun yung bedroom namin. Dito yung bedroom ng, ito yung master's bedroom ng panganay na anak. Yun na nga sabi ko, di ba, yung sa ground floor is sa panganay na anak. Kasi yung sa second floor is para sa amin at para sa bunsong anak. Yun nga lang, hindi pa na napatapos na maipagawa yun dahil lagi ngang wala dito sa Pakistan yung mga sina, yung asawa ko tsaka yung mga kapatid nila. So, hindi naaasikaso. So, pinagpaliban muna. Siguro pag nag-settle down na dito sa Pakistan, so, doon na lang ipapatapos yung pagpapagawa. So, ang next na room na ito ay para sa guests. So, pag may bisita dito sila na natutulog. Itong room naman na ito, bago sa amin, ito yung room muna na pag umuwi yung bunsong anak na lalaki, bunsong kapatid ng asawa ko, tsaka yung asawa niya, dito sila nagsistay sa room na to. So, may sariling toilet din ito. At tsaka, yun, malaki rin yan dyan. So, ito naman, going to our bedroom. Ayan siya. So, binuksan na ng asawa ko yung door. So, ito siya. Ang galing. Talagang inayos din niya. Sinusuportahan din pala niya ako kahit konti. Diba? So, ayan. Ito yung aming sitting area. May sitting area kami sa loob. So, yung black chair na yan, binili namin together mag-asawa. Tsaka yung carpet. Ako yung pumili nitong carpet. Tsaka pati yung chair, ako na rin pumili yan. At tsaka yung cortina. Ayan. So, pair yan. Yan man pair. Kumbaga, magkakalapit kulay. So, ganyan dapat, diba, para mukhang organized yung bahay. So, ito naman. Ito yung aming wedding photo. Ang taba ko dyan. Parang hindi ako... Kasi parang pahiga yung pagkakakuha ng picture. Kaya ganun. Naiinis ako. Anyway. Ayan, so yan ako, yung asawa ko. Ayan. Second picture. So, doon na. So, eto sa bed naman, yung asawa ko yung pumili niyan. At pinakita lang niya sa akin sa picture kung approve ba ako. So, okay naman siya. Maganda naman yung bed eh. Malaki. So, meron kaming malaking window dito, which is gustong-gusto ko. Kasi gusto ko yung malaking window talaga. Kasi pag bubuksan mo yung hangin, masarap. Yan yung panganay naming anak. At ito yung bunso. At dito naman sa baba is yung artwork nila. Ito yung artwork nila. Kasi masyadong artistic yung anak ko eh. Ang dami nilang kalat, diba? Ayan. So, eto din pala guys, explain ko to. Kasi, we're supposed to go to Qatar nung March 9. But then, on the same day, on our flight, which is March 9 nga, eh, nag-declare yung Qatar ng travel ban. So, hindi kami natuloy. So, ayun, nag-decide kaming umuwi muna ng Pakistan. At hanggang ngayon, inaantay namin na magbukas yung airport ng Qatar para, yun, makabalik kami doon kasi... May visa na kami ng mga bata at yun. So, sana nga maging okay na lahat. So, kaya hindi ko muna in-unload yung mga gamit namin kasi mahirap mag-impake ulit. Mamaya eh, bukas makalawa, mag-open na yung Qatar, diba? So, at least, nakaredy na siya, konting ayos na lang. Ito naman, medyo magulo yan kasi yung mga anak ko, pinubuksan nila at ginugulo. Yun. So, ito naman is yung toilet namin. So, yung size ng toilet namin is, I'd say, comfortable enough for us. Ayan, so, shower naman siya.
So, yan. So, lahat ng bedrooms dito sa bahay. So, dito sa baba, actually, merong, sa ground floor is meron kaming 5 bedrooms. Nakalabas pa rin yung aming heater kasi dito, pag umuulan, actually, summer na ngayon, pero pag umuulan dito, is talagang malamig na malamig, lalo na sa gabi. Kaya, inoon niya ng asawa. Next na itutour natin is yung underground. So, meron kaming underground rooms, which is from here. So, ito yung main door. Tapos, ito yung pababa sa underground. So, ito namang door na to is paakyat to sa second floor. So, ito siya. So, ayan, dito kami namamalansya. Meron kami, ayan, meron namang seating area dito. Yan. Tsaka tingnan nyo, chess. Parang, parang chessboard yung aming floor. Ganun din yung sa bedroom namin, diba? Chessboard floor. Parang chessboard print. Ayan. Tapos may naging isang ref dito. Which is umaandar din siya dahil yung mga excess na mga karne at saka vegetables dito namin kinikip. So, yun. So, meron ding dalawang bedroom dito na may attached bathroom each. So, ito yung first bedroom, which is unfortunately locked. So, hindi natin siya maa-access. So, ewan ko sinasara siya ni Abu G. Pero, may sariling toilet din yan. Wala pa rin bed kasi wala pa namang natulog dito sa amin. So, second room, ayan, naka-close din. So, hindi natin siya ma-access. Pero yung nasa loob, parang ano, ginawa namin siyang stock room ng aming mga damit na, halimbawa, yung mga pang-summer clothes or pang-winter clothes para hindi masikip doon sa cabinet sa taas. So, ayan siya, guys. So, ngayon, aakyat ulit tayo. Aakyat tayo dahil pupunta tayo sa rooftop. So ayan, pagpasensyahan nyo na at medyo magulo dahil hindi pa nga ito na tapos. Ganun nga lagi kaming wala. So syempre, kasi ako, ang gusto ko, ako yung magde-decide nung tiles nung toilet namin. Ganun, hinihingal ako. My God, guys! Aakyat na naman ako, hihinga rin na naman ako. So, pagpasensya niyo na yung boses ko. To ang second floor. So, merong 2 doors dito. So, itong door sa left side, ito yung bahay ng bunsong lalaki. Bunsong kapatid ng asawa ko. So, meron silang 3 bedroom na each bedroom ay may attached bathroom. Meron silang receiving area. At meron silang kitchen. Teka lang, hihinga muna ako. Anyway. Okay, so ito naman sa right is it's a door going outside. Meron kaming parang ano dyan. Ayan, ganyan siya sa labas. So kung gusto niyo mag-barbecue grill, pwede kayong tumambay-tambay dito. This is a stairs going to the rooftop. So akyat tayo mamaya. First, pasok muna tayo sa aming bahay. So, ito siya, guys. Ito yung magiging kitchen ko. So, pag ito naayos na, dito na ako magluluto. So, ito naman yung receiving area namin. Meron siyang window connected doon sa bahay ng bunsong anak. Ewan ko, baka pagka kailangan nilang manghingi ng cooking oil or kamatis, pwede silang, di ba? Kumatok lang dito. So, dito muna tayo sa left side na bedroom. So, ganito siya. Wala pang ilaw, guys. So, medyo madilim. Let me switch on the... Ayan. So, ito yung left side bedroom para sa mga anak namin. Ayan, meron siya. Malaki na rin siya. At saka gagawan din siya ng cabinet somewhere here. Tapos, may sarili siyang toilet.
ito yung window, bakit ganyan lang siya kalaki? Kasi nung pinapagawa namin tong bahay na to, yung kapitbahay namin dyan, eh, nagre-reklamo na wag daw lakihan yung window namin kasi puro daw lalaki yung kami tingin ko. So, okay lang din naman. Yun nga lang, madilim, di ba? So, tayo sa right side na bedroom. So, ito, medyo maliit to. Pero, enough lang din. Malaki na rin to. Para lang naman sa isa, di ba? So, magkakaroon din ito ng built-in cabinet. Tsaka, ganyan lang din kalaki yung window niya, guys. At saka, magkakaroon din siya ng sarili niyang toilet. Ayan. So, ayan. Tapos na tayo dito dahil pupunta na tayo sa aming master's bedroom. So, hindi pa gawa yung aming master's bedroom, guys. So, ito yon door. Nakabukas na. So, malaki to. Ito yung malaking room, bedroom dito. So, ayan. May bed dito kasi ginagamit siya noon nung nagbabantay ng bahay nung wala pa kami dito. So, ayun, maganda dito. Gusto ko dito kasi malaki yung window. Sabi ko nga, di ba, gusto ko yung malaki yung window. Tapos, ano, yun, maganda yung view, yung mga mountains. Alam niyo ba, pag winter dito, nagsusnow. So, yun, pagising mo sa umaga, alam mo yung pagbubukas mo ng kurtina mo, makikita mo yung mountain is all covered with snow. All white siya. So, yun yung maganda doon. Tapos, yun, kakaroon rin kami ng built-in cabinet dito. At saka toilet. So, ayan. So, anyways, labas na tayo. Dahil pupunta na tayo ng rooftop. Ayan. So, punta muna tayo ng rooftop. So, ayan yung door ng rooftop namin. So, ayan. Ito ang aming rooftop. By the way, guys, sabihin ko lang, itong ano na to, roof, yung ito, maganda to kasi it's made of concrete. Cemento siya. Maganda siya kasi hindi siya magra-rust kagaya nung yung parang senas lang. Di ba meron ganun sa atin na may design naman siya? Pero sa katagalang kasi nagra-rust yun, tapos nasisira, so kailangan mo ulit palitan. Pero yung ganitong roof, kasi made of, hinihingal talaga ako, guys. So, yun nga. So, this roof is made of cemento, kaya kahit alam mo tumagal pa siya, okay lang kasi matibay siya. So, ginawa lang nila dito yon, meron silang pang mold ng roof na to. So, ayan guys, ito ang, yan yung mountains. So, kung mapapansin mo, talagang nakapalibot. Mountains saan. So, ito yung rooftop at saka yan yung aming water tank doon sa buong bahay. Ang daming crow. At yun na nga guys, naipakita ko na sa inyo yung lahat dito sa bahay na pwede namin ma-access. So I think this is the end of our house tour. At saka baba muna ako kasi baka hinahanap na ako ng mga anak ko. Mag-aaral pa kami ni Musa pala. Ay, ginawa sila ng papa nila ng milkshake. Hello, little one! Did you finish eating? Oh, no! Oh, no! Come here, Mama will fix it. Talon kasi siya ng talon, guys. Kaya, yun, bumababa yung shorts niya. Isa! Ay, nako, ayan. Tinatamad daw siya mag-study. Didedi daw muna siya. Kasi bendin yung palabas. Baka mamayang gabi na lang kami magsa-study. Kasi paggabi naman, gising naman sila. So, yun naman, free naman ako. So, eto na guys. Andito na ako sa kitchen namin. Kasi magsa-start na yung duty ko. Kasi nga sabi ko sa inyo, ito yung pinaka-contribution ko
na at least meron akong ginagawa. So, ayun, dahil hindi naman ako naglilinis ng buong bahay. So, yun yung ginagawa ko is ako naman yung tagaluto. So, mag-start muna tayo para yun, may makakain kami mamaya pag nagbukas na yung pasta yun. So, ayan, isa pa lang, nakagawa na ako ng salad. Marami pa akong gagawin. So, ayan, tinutulungan ako ng anak ko mag-mash ng garlic. Okay, mama will take it now. At ito naman, guys, yung para sa uulamin namin. So, kailangan ko pa itong lutuin. So, ito na yon, ito na yung ulam na niluto ko for today. At ito yung paborito ng asawa ko. And yung ito naman, guys, ay para sa pakura namin. Ito yung kakainin muna namin bago kami mag-dinner sa pagbubukas ng fasting. At ito na nga yun, guys, ang ating pakuras. So, ito naman, guys, ay para sa ating Pakistani-style fruit salad. So, ito na yung ating Pakistani-style fruit salad. Nilagyan ko siya ng fruit chat. So, ito na siya ngayon. So, ito, guys, meron yung kaming sweet melon. At meron rin pala kaming watermelon. At meron din kaming dates. So, ito yung unang kinakain pagbukas ng fasting. Lumabas yung asawa ko at pinasyal niya yung mga anak ko. Diyan lang naman sa labas. Naglakad-lakad sila. Where did you go? Huh? Oh, you're sleepy? Go to Papa. Go to Papa. You want to go to Papa? Mama, you see? Mama, happy to call my mom. Guys, inaantay lang namin yung call for prayer or yung azan. So, habang wala pa, magtutupi muna ako ng mga nilabhan ko kanina. At saka merong dumadaan. Sino pa yan? So, ayun, yung mahihain kong asawa. Mag-isa lang kaya ako naghanda ng mga kakainin namin kasi nga, umiiwas siya sa camera. So, ayaw niyong mahagip daw ng video. So, yun. Pero ano naman, pagka wala naman, pagka hindi naman ako nagbibideo, hindi naman ako nagpa-vlog, eh, tumutulong naman siya sa akin. So, okay naman yun. You talk to the plants? We have to talk to the plants! So, where is the avocado there? You were telling me you planted avocado for me. And there is no fruit. Look, Mama! Mama, look! You look like an eagle. I know. I'm flying in the like sky in the front. You're flying in the sky? You see? Meat spindle. So, Kala, you make roti, one for Shabazz and one for Abuji. Roti, ek Shabazz, ek Abuji, hena? Acha, shukriya, Kala. So, ayun na nga, guys. Natapos na kami kumain. So, bukas na yung fasting namin. So, ibig sabihin nun, pwede na kaming kumain at uminom basta wala lang alak. Kasi bawal sa amin yun. So, pwede kaming ganun hanggang sa bago yung madaling araw na prayers. So, kagaya nung kanina. So, yun. So, anyways, guys, mahaba na masyado tong video ko na ito. So, kailangan ko na siyang i-cut short. So, syempre, kaninang mga asr prayer, mga 5 o'clock, eh, nagdasal na rin naman ako ng asr prayer. So, ngayon, kailangan ko nang magdasal for mag-read prayers, guys. So, anyways, I hope you like this video at sana nag-enjoy kayo at i-share nyo ito sa inyong family and friends. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider subscribing and don't forget to click the notification bell para lagi kang updated. Also, I have Facebook. You can follow me there. Because I'm planning to make a lot of videos about Pakistan, about the life here, being a foreigner.
So yun guys, so if you like videos like that, please, alam nyo na, do the needful. So anyways, thank you so much for watching everyone.